suggestion din of Dr. Almora from last night's interview was to increase the number of testing by making it really more accessible to anybody who can afford to buy test kits, no, on their own. In short, to make it commercially available so that people will know kusa nila, you know, na sila mismo mag-DIY test para malaman nila kung positive nila, and then they'll just stay up wherever they are. What do you think of this suggestion? I don't think that's very rational. Unang-una po, hindi tayo nag-advocate ng mga ganyang sistema, no? It's just like mass testing, no? Everybody. Pangalawa, hindi pa rin ho natin pinapayagan na mag-test ang mga kababayan natin sa bahay. Ito pong mga test na meron tayo ngayon, even the rapid antigen test, kailangan po nag-a-administer niyan ay isang healthcare professional. Dahil po yung interpretation din niyan, dapat healthcare professional ang nag-i-interpret. Ang atin pong mga tanggap na mga methods ngayon for testing would be the RT-PCR, of course, the gold standard. And ngayon, pinapagamit na ho natin ng rapid antigen test dahil nga po may increased community transmission at yung sensitivity po ng test na ito tumataas kapag marami po ang mga kaso. But this rapid antigen test would still be administered by our healthcare professionals in the communities through the code strategy. So ito pong mga pagtaas ng pagtetest, ayon po yan, ako po ay sumasang-ayon kay Dr. Almora. Isa po yan sa strategies na ginagawa natin ngayon. Kaya nga po pinayagan na natin ng rapid antigen test para pag nagbahay-bahay na ang ating mga local health officials sa communities, magra-rapid antigen test, in within 2 to 4 hours, we can get the result and we can already isolate the patient all at once. So mapuputol po natin yung transmission ng sakit. But not DIY. Okay.